Alright. Hey guys, bali ngayon. Tingnan natin kung paano mag wiring ng relay. Okay guys, ngayon tututuro ni Master Jeff kung paano mag wiring ng ano ba tawag dyan, boss? Relay. Relay horn. Okay, relay horn para kahit kayo lang ang bumili, kaya nyo ikabit. Okay, so una, yan, hiwa-hiwala yan guys. May number kasi ito, wala akong, hindi ko pabisado eh. Pero hindi naman yan maano, di ba? Hindi naman yan mawawala. Bale ito guys, oh. So ito yung una, yan. Wala, hindi naman yan papasok sa iba eh. Hindi. Di ba, kahit balik-balik tarin mo, hindi yan papasok. Pag pumasok yan, tama yan lagi. Yeah. Pero boss, ito, ano to, color coding talaga to, standard yung color coding nito. Oh, pare-parehas lahat. Kahit, pero kahit anong horn relay. Oo, oh, ganyan lahat. Okay, so yun naman pala guys eh. So, pero boss, bakit kailangan ng horn relay? Hindi ba pwede erecta lang? So yan guys, tingnan nyo kung paano niya i-wiring. So kunwari, nasa motor tayo. Ah, sige na. Okay. Kasi ground lang naman eh, no? Mm. Ground, negative, positive. Yan, sige. I-wiring mo, itong boss. Itong kulay blue na to, ito yung pinaka-positive niya. Okay. So tag-isa yan, tag-isang busina. So ayan guys. Tapos itong itim, ito yung pinaka-ground niya. Okay. Saan nakakadugtong yung dulo niyan, boss? Yan yung papuntang battery. Hindi, body ground na lang 'to. Okay, sabi dito mo na lang ikakabit yan pag sa motor. Okay. Diyan na lang 'yan. So ganyan yung pinaka-wiring niyan, bale. Ito, kahit saang basta body ground ng motor niyo, kahit saang bakal ng ano ng pwede motor ano? Oo, ng motor, okay. Pwede 'yan. Oo. Oh, kunyari kakabit natin yan sa ground ng motor. Tapos itong pula, ito yung didiretso sa battery. Okay. Tapos itong dilaw, yan yung trigger switch niya. So ito yung, ito yung ikakabit mo doon sa pagtatanggalan mo ng busina. Ay, okay. So guys, di ba yung motor natin may businang luma. Mm-hmm. So mayroon doong parang wire. So ito yun. Ayan, ito boss. Kahit alin, walang problema. Oo, kahit magbaliktad yan. Okay. O yun. Ayan, kahit magbaliktad yan. So ganun lang yung pag-wiring ng horn relay. Kaya ano ba naitutulong niyang boss ng horn relay? Bypass. Bypass. Binabypass niya yung ignition switch mo dun sa battery kasi pag dumaan siya sa susian, sa ignition switch mo dun sa susian sa motor mo, marami na siyang dinaanan. Okay. Siyempre, sa dami niya ng dinaanan, pagdating sa dulo nun, medyo mahina na yung ampere niya. Okay, so ibig sabihin, yung horn relay boss, parang bypass. Rekta. Rekta sa ano, no? Sa battery. Mm. So yung bypass niya yung susian mo. Okay, so yun guys ang gamit ng horn relay. So para mas malakas siyang ano, magbigay ng tunog, ano? Okay, so yun lang guys. Parang nirekta niya lang dun sa battery yung ano. Okay, so ngayon naman guys, tingnan natin kung paano ikakabit dun sa ating Ferrari Kel. Ay, wala na pala itong battery na. Meron, di ba yung maliit? So, ayan guys, pwedeng erecta guys, ayan o. Oh. Oh, so, ang lakas. Oh, malakas pa rin. Pero kapag nilagyan guys ng Lakas pa rin o. Kapag nilagyan yan guys ng horn relay, mas malakas.